Para naman ang nakikipag-inuman sa preschoolers. Wait. Shouldn't you be avoiding bars? I'm fine. Coming here somehow makes me feel stronger. Kasi kaya ko resisting temptation. Even though I'm surrounded by it. Weird bang pakinggan? No. Actually. Sound like Rika. Ask her about it sometime. I think I will. Hello? Still here? So, yung problema mo when we were here last time? Connected kay Jigs? Last time, we were here. Kasama kayo. So, ibig sabihin, kayong dalawa. Dude, ang layo na naman ang talon mo. Ang ginagawa mo dito. Kala ko pupunta ka kay Rhea, Lynn. Ang bago isip ko eh. Ikaw, saan ka pupunta? Sinusundan kita. Sisayalos ka ba kay Rhea, Lynn? Ang swerte naman niya. Hindi, no. Ba't naman ako magsisayalos? Hindi ako ganun ka-insecure. Di gaya ko. Ano ba? Alam mo, nung sinabi mo sa akin na mahal ko pa si Troy, alam ko mali ka. Pero, hindi ko naman alam kung paano kita ako kumbinsihin kasi kitang-kita ko, parang siguradong-sigurado ka na dun sa iniisip mo. Eh, alam ko, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi mo naman ako paniniwalaan. Kaya, alam ko na kailangan mahanap ko kung paano yung tamang paraan na masabi ko sa'yo. Alam mo ba kung kailan ko nalaman na ikaw yung gusto ko makasama? Kai! Kai! Kailan ba ako ulit pwede magbantay dun sa anak mo? Alam mo, pwede naman ako. Tapagam mo lang ako. Tsaka isa pa, parang mukha naman laba ko ng anak mo. Baka naman namimiss ka na ng mga kasapakan mo. Lagi ka na lang absent kasi nga kakabantay mo dun sa anak ko. Hindi naman. Tsaka sabi ko sa'yo, good boy na ako, nagbago na ako. Hindi na ako nakakipag-away. Nana. Hoy, Baul! Binabakurang ka na yata niyang si Kakay, ah. Tungan na lang sa kapatid ko. Wala kang sabit. Kawawa naman si Dan. Mukhang maluloko pa nitong kapatid. Sayang naman. Kaya nga. Dan, mauna muna ako, ah. Baka malate na kasi ako sa trabaho, eh. Kay! Hinawakan mo yung kamay ko sa harap ng maraming tao. Ganun lang kasimple. Hinawakan mo yung kamay ko, tapos parang ayaw mo na bumitaw. Doon ko talaga nasabi sa sarili ko na ikaw. Ikaw yung gusto ko makasama. Kasi alam ko na kahit na anong mangyari, ipaglalaban mo ako. Na ipagsisigawan mo na mahal mo ako, hindi matatago. Tama ka.
laging magkakaroon ng puwang si Troy sa puso ko. Pero hindi dahil mahal ko siya. Pero dahil sa kanya, nalaman ko kung ano klase ng pagmamahal yung gusto ko para sa sarili ko. Dahil minahal ko siya, dahil nagkamali ako, natutunan ko na ikaw yung tama. Ikaw yung mahal ko. Ikaw lang dahil wala nang iba. Bakit? May patawag-tawag ka pa. Ba't di ikaw pumasok? Te, lika na. Lumabas ka nga muna dito. Bakit nga? Pumasok ka na kasi. Nakakainis ka. Basta. Anong basta? Durog na nga yung puso ko, nangungulit ka pa. Pwede ba leave me alone? Ano ba kasi yun? Pasok. Ano? Nandito ka lang pala, anong kailangan mo? Ano? Wala. Ginalo mo pa yung bahay? Ano na naman ginagawa mo, Nico? Sino na naman mag-aayos yan? Ako na naman! May pakurti-kurtina ka pang nalalaman? Nico, ano ba to? Loves, wala akong gusto kay Stella. Diba sabi ko sa'yo, seryoso ang love ako sa'yo. Pero social media official na kayo. Hindi yung totoo. Bibiroan lang kami. Alam mo kung bakit? Ang yibol the fries. Eh, napansin daw kasi ni Brax na nagsiselos ka. Kasi sinabi niya kay Stella na may gusto ka sa'kin. Pero di mo lang maamin. Cool naman si Stella, pero sabi niya sa akin, crush pa lang naman niya ako. Kaya okay lang sa kanya. Kaya yung nakita mo kanina, wala lang yun, nagbibiro na kami doon. Pero kung makasigaw ka, grabe. Kaya ang lahat. Teka. So, alam mo na pala lahat at hindi mo ako hinabol. Hinayaan mo akong mag-isip na kayo ni Stella? Ni Poldo! Malapit nang matuyo yung luha kong kakaiyak! Love, sorry na. Eh, naganda pa kasi ako eh. Tsaka, binili ko pa to. Laging tulala, napapalitin. Balabs, para sa'yo. Balabs, may lalabs. I loves. Ay, wag na akong pahirapan. Ang kulit-kulit pag-ibig. Ang kulit-kulit. Meron akong ganyang shape. Tsaka mas maganda yung Maybellina. Dahil against animal cruelty sila at maganda ang trato nila sa mga workers. Ayaw, bigitin mo na siya.
Tanggapin mo na to. Promise, sobrang ganda mo. Ate mo naman, Ate Bae. My loves, ito. Ako pa mag-aayos nito. Ganyan, ganyan. Ito na si Nanay. Nay, pagbutukin mo na ating dalawang magla-loves na to. Mabuti pa kumain na kayo. Magdatagal pa ako rito. Thank you, Pamir. Salamat po, Mayor. Sige na. Pasensya ka na. Saktan kita. Kung ano-ano kasi iniisip ko eh. Nasaktan ako kasi nakikita ko nasasaktan ka dahil dun sa pinaniniwalaan mo. Handang-handa ka na talaga, no? Nakahati mo si Troy sa puso ko. Yun lang kasi iniisip ko na paraan. Para matahimik na tayo eh. At saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Okay na ako. Dahil ako yung pinili mo. Ikaw yung pinili nito. Ikaw yung nandito. Kaya humanda ka lang kasi ang habang buhay na to. Kung habang buhay pa nito lang. Sobrang excited na ako kumalabot yung balat ng asawa ko. Pag ugod na tayo, no? Katawagin natin si Nico kasi walang magdadrive sa atin. May kotse pa tayo, ha? Siyempre naman, grabe na. Tapos pag wala si Nico dahil busy siya sa kakaselfon, katawagin natin si Ate Ikay niya kasi ako.
ay nag-grabe yung sermon nun, di ba? Eh, paano yung favorite natin? Si Bea? Favorite mo ba? Ay, isipin ko pa ang favorite ko eh. Hindi. Naku, yun yung mag-video ko araw-araw tataruin. Tayo, umilom ka lang ng account mo. Alam mo naman, pinilig sa bali, taktakan yun. Happy ending natin. Happy ending natin dalawa yun, di ba? Masaya na happy pa. Miss Rica, gising na ho pala kayo. Hindi ko na ho kayo kanina ginising eh, mukhang napagod ho kayo. Ang himbing ng tulog nyo. Naku, Ate Che, pasensya ka na. Baka hindi ka pa nakauwi dahil sa akin. Hindi, okay lang po yun. Bakit parang wala pa yung bantay natin dito? Hindi, Lab. Baka naghapunan lang. Huwag kang mag-alala. Sa loob lang naman magkakasama si Nico, si Bea, at saka si Pog. Sige. Ayun. Sandali. Sandali, Lab. Bakit? Warningan lang kita, ha? Kasi si Pogs nandyan sa loob. Oh. Ihanda mo lang ang sarili mo. Kasi pumunta si Pogs para magkalinawan sila ni Bea. Ano magkalinawan? Magkalinawan ng feelings. Kasi... itong anak mo, umamin. Gusto rin pala niya si Pogs. Ano? Ay, sandali lang. Ikaw naman, hindi mo ba naiisip? Si Pogs, to kilala natin to. Maayos ang pagpapalaki ng mga nanay niya sa kanya. So, dapat tayo pagpasok natin doon, Love. Ano tayo, ha? Supportive tayo sa kanila. Okay? Wala na tayong magagawa kasi gusto din talaga siya ni Bea. Hindi ba masyadong bata pa yung mga yun? Si Bea... Lang pwede, doon na lang natin pag-usapan kasama si Bea, okay? Pero ganito, pwede tanggalin mo muna yung simangot mo sa mukha mo kasi ayokong pumasok doon na nakaganyan ka pa eh. Hindi kaya lang. Kaya mo yan. Okay na to? Oh, tamo lang. Mas gwapo ka talaga pag umingiti ka eh. Yan. Okay, basta promise bawal mag-transform into baul ah. Practice na ako. Sige. Thank you.
ginagawa mo? Ano gagawin natin dito, ha? Hindi ko rin alam. Ganito din ba yung ginawa mo kay Dad? Ganito din ba yung nangyari sa kanya? No! Kyle, makinig ka sa akin. Hindi ko pinatay ang tatay mo. I did not kill your dad. Eh, bakit tayo nandito? Alam kong sinabi sa'yo ni Rica kung ano yung nalaman namin. Kung hindi totoo yung sinabi ni Lorena sa sulat, bakit tayo nandito? Sabihin mo sa akin! Ay, hindi ko rin alam. Nagising rin lang ako dito. Sa akin. Hindi ako yung kaaway dito. Kyle, listen to me. Nasa opisina lang ako kanina and someone hit me over the head. Pagkagising ko, nandito na rin ako. I'm sure the same happened to you. I was at the bar. And I think my drink was spiked. Ikaw may gawa nun. Hindi ako kaya. Ikaw, gawa nun. Kyle, listen. Someone wants this to happen. Someone wants us to do this to each other. Think about it. Mahal ko si Rica. Alam ko mahal mo rin si Rica. At hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakamuhi niya, Kyle. This is a setup, Kyle. Someone wants us to kill each other. Ibaba mo yan. Think about Rica. Hindi niya gugustuhin na gawin natin to sa isa't isa. Bama yung baril. Sinabi kong sasama ka sa akin! Akala mo natakasan mo na ako? Ha? Hindi! Akin ka! Hindi kay Mayor! Hindi sa kanya! Akin ka! Kaya tumayo ka na dyan kung ayaw mong madamay silang lahat! Pabalik din ako agad. Tayo! Basta kumapit ka na lang. Tayo! Wala na lang! Tagal na nun. Hindi ka pa talaga makausad. Dahil ninakaw ka lang sa akin. Hmm? Hindi mo alam kung ilang ulit at ilang taon kong ginusto makaapak uli sa sidero. Pero nakabantay ang mayor na yon. Kung di siya nakialam, hindi kita pakakawalan.
Hindi mo ako papakawalan. At sa palagay mo, papayag ako mangyari yun. Nahihibang ka na. Hindi ako bagay, Romeo. Yun ang intindihin mo. Hindi mo ako pagmamayari. Tumihimik ka! Pare mong balikan kong pamilya mo sa loob! Dan! Dan! Ay, Takay! Asa si Dan? Pumunta daw siya dun sa bahay. Wala naman ako dun kanina. Natutulog na siya sa loob eh. Ha? Ah, talaga ba? Aga naman? Ayan. Kailangan pa akong anuhin sa kanila. Uy, Maring Rayali! Nandiyan ka pala! Sino yan? Bisita ko. Bisita? Pero ganyan makadikit? Naku, Kakay, ha? Isusumbo kita sa asawa mo. Ikaw ba itong may ganang mga liwa sa gandang lalaki ng asawa mo? Tapos, kasi pagpapalit mo dyan sa mukhang guns? Ikaw sino? Sinong gumawa? He threw the gun away? What the hell was that? Dapat pinutok mo na dito sa kapatid ko. Mami, what the hell are you doing? Bukas, gigising ang lahat ng taga-Sidero na pinatay ng anak ni Philip Constantino, si Mayor Troy Ramones. At dahil nakonsensya siya, hindi niya kinaya. Kaya tumalon din siya dito, sa building na to. Like father, like son. Hayop ka na nila, Bobby. You know what the funny thing is? Hindi naman si Troy ang pumatay sa tatay mo. It was me.